Hallelujah sa iyo lahat ng papuri, pagsamba. Amen. Is with
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa. We acknowledge your presence in this place, Lord. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nag-uumapaw ang aming kagalakan dahil po sa iyo. Sa iyo na pinanggagalingan namin ang lakas, ng pag-asa, ng katatagan. Sa iyo na pinanggagalingan ang aming kagalingan sa mga sandaling kami may dinaramdam. Sa iyo na pinanggagalingan ang lahat ng biyayang aming tinatamasa araw-araw. Nagbubunyi at nagagalak ang aming Espiritu ng dahilan sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katatagan, ikaw ang aming pumpag-asa. Salamat na lagi ka naririyan, dakilang Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay. Tunay na ikaw ang Diyos sa sumasa lahat at sumasaan mang lugar. Hindi lang po kayo nandito, kayo rin po'y naroon sa aming mga tahanan sa piling ng aming mga mahal sa buhay. Na kung paano mo kami pinagpapala rito ay ganun din ang iyong ginagawa, dakilang Diyos, sa aming mga minamahal sa buhay. Nais man namin silang maisama at makaisa ngayong gabi, ngunit bunga ng di maiwasang pangyayari, magkakahiwa-hiwalay kami, Panginoon. Kami narito, sila'y naroon sa aming mga tahanan, ngunit nakikinig sa iyong salita through radio and through internet. Panginoon, ikaw ang Diyos ang pagpapala, kaya ngayong gabi ibuhos mo pong muli ang iyong biyaya. Ang iyong himala na inaasahan ng bawat isang tumugon sa iyong panawagan. Narito man o nasa tahanan, nakikinig at sumusubaybay, kaming lahat ay umaasa, Panginoon, at titiwala sa iyong kabutihang walang hanggan. Kaya't ngayong gabi, bukas ang aming isipan, kaloob-looban at espiritu sa iyong pagpapala higit sa lahat sa biyaya ng iyong salitang makapangyarihan. Muli mo pong samahan ng tanda't himala ang gabing ito, Panginoon, ng aming pagkakaisa at ng aming pong pagsamba. Samahan mo po ako sa gagawin kong pagbabahagi ngayong gabi. May your name be praised and be glorified now and forever. And everybody say, Amen and Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Diyos kapag ito.
God. Mga kapatid, magandang gabi ho sa inyong lahat. At magandang gabi sa ating Panginoon at sa ating minamahal na punong lingkod. Narito ang salita ng Panginoon. And our reading for today will be taken from the Gospel of Matthew chapter 5, verses 17 up to 30. Matthew chapter 5, verses 17 up to 30. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Sa saling Tagalog, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino bang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinaka-aba sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong una'y iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid at ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno.
Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya at saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig niyo na noong una'y iniuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay sa nagpagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Mga kapatid, narinig natin ang salita ng ating Panginoon na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang kanyang salita as we sing, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y God. Tayo pa yung mga kaupo na, mga kapatid. Upo na po tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. God is the God of order. Pag sinabing order, kaayusan. No? At lahat ng ginawa ng Panginoon mula kalawakan, sang tinakpan, sang katauhan, mga bagay-bagay sa kalikasan sa ating kapaligiran, lahat ng yan ay nasa ayos. Nasa tamang ayos. Maging ang mga heavenly bodies sa himpapawid, sa kalawakan ay kumikilos at umiinog ayon sa design ng atin pong Panginoon. Lahat nasa ayos. At maging ang ating pong sarili, pag-uwi niyo mamayang gabi, humarap po kayo sa salamin bago kayo matulog, pagmasdan niyo mabuti ang inyong katawan mula ulo hanggang talampakan, mula talampakan hanggang ulo, at mapapansin po nyo na talagang Diyos is the God of order. Amen? Bakit? Sapagkat ang bawat pwesto ng ating katawan o bawat bahagi ng ating katawan ay nakalagay sa tamang pwesto. Kaya huwag tayong magreklamo, Lord, sana yung aking mata doon nakalagay sa may ulo. Hindi ba tayo natutuwa na lahat ng bahagi ng ating katawan nasa tamang lugar, nasa tamang pwesto dahil mahal tayo ng Diyos? Bakit kanyo? Hindi inilagay ng Diyos ang ating ilong sa tabi ng ating puwet.
Dahil ko yung ating ilong ay nakalagay sa may puwet ang baho ng ating daigdig. At naghahanap ka, sino ba yung mabaho? Ikaw! Amen? At ang ating mata ay hindi nilagay ng Panginoon sa kilikili. Sapagkat nilagay ng Diyos ang mata katabi ng ilong. Kapag ka may naaamoy ang ilong na mabango o mabaho, siyempre hinahanap niya yun. Saan yung mabango na yun? Saan ba yung mabaho ngayon? Kasunod ang mata. Amen? At ang ating brain, na siyang may kakayahang mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo, hindi inilagay sa may talampakan sapagkat maaapakan mo ang iyong IQ. Hindi inilagay ang ating utak sa tabi ng puwit dahil mauupuan mo ang iyong IQ. Inilagay ang ating utak sa tuktok. Supreme sa lahat ng bahagi ng ating katawan, mga kapatid ko. Kaya lahat ng bahagi ng katawan nasa tamang pwesto. Eh mayroong pilosopong estudyante sa UP. Nang magbigay yung pari ng recollection sa mga taga-UP, sinabi to nung pari, dahil mahal tayo ng Diyos, lahat ng bahagi ng ating katawan, inilagay ng Diyos sa tamang pwesto, sa tamang lugar. At sabi ng pari, kung ayaw kayo maniwala bago kayo matulog, pag-uwi nyo sa bahay, humarap kayo sa salamin, kung ano sinabi ko, yun din yun. At pagmasdan mo ang iyong sarili mula ulog ng talampakan, and you will see na mahal ka ng Diyos sapagkat lahat ng bahagi ng iyong katawan ay nilagay ng Diyos sa tamang pwesto. Father, wika lang isang estudyanteng pilosopo. Of broad, sige. Iho, anong katanungan mo? Eh, sa tingin ko, Father, may bahagi ng katawan ng tao na hindi nasa tamang pwesto. Nag-isip yung pare. Eh, ano naman yun, iho? Father, no offense, ha? Sa palagay ko, ang wala sa tamang pwesto ay eh, yung private part. Yung pag-aari, mga kapatid. Eh, sabi ng pare, saan mo naman gustong ilagay yun? Sa kamay, Father. Sa kamay. Bakit sa kamay? Kasi kapag ka-traffic at ihing-ihina ako, bubuksan ko lang yung bintana. Comfort. Comfort. Ang hirap magpigil ng ihi. Isa sa mga dahilan ng mga sakit sa kidney ay ang pagpipigil ng tao sa pag-ihi. Eh nawala na yung mga nilagay dati ni Fernando ng mga urinal no? Sa mga kalye-kalye. Kaya sabi ng estudyanteng ito, gusto ko, Father, sa kamay ilagay. Para pag ako'y ihing-ihi, lalabas ko lang sa jeep, sa bus, ayos ng buto-buto. Sumagot yung pare, nako, problema yan, iho. Sapagkat anong mangyayari kapag ka yung best friend mo na matagal mong hindi nakikita ay nagkita kayo at sa inyong katuwaan, nag-appear kayo. Pisat. O sabi ni Brother Mike, sa sino bang taong malinis ang isip, lahat malinis yon. Amen. Pero pag marumi, isip mo, sa lahat ng bagay na makita mo, meron ka ikinokonnect na hindi maganda. Palapakan natin ang Panginoon. God is the God of order. Okay? Kaya, lahat ng ginawa ng Panginoon, nilagyan niya ng batas. May tinatawag na natural law. The law of nature. Ng kalikasan, may batas po yan. Parang katulad halimbawa, tuwing umaga, sumisikat ang araw. Pagka dapit hapon, lumulubog naman ang araw. Ang sumisikat naman ang makikita naman natin ay buwan. May law, may batas ang kalikasan, mga kapatid. Meron din tinatawag na human law, yung batas ng tao. Sa ilalim ng batas ng tao, naririyan yung criminal law. Naririyan yung civil law. Amen. Meron pa kang family code, ha? Mga kapatid. May mga batas, mga kapatid ko. Pero sa lahat ng yan, ang pinakamataas ay ang divine law. Yung batas na galing sa Diyos. At lahat ng batas ng tao, doon ang gagaling, mga kapatid. Kaya maging ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, doon pa lang sa unang pahina, na kung tawagin ay preamble, ina-acknowledge po doon ang Almighty God. Tingnan po natin, mga kapatid, ang pagkakasaad niyan sa atin pong saligang batas. At ganito po sinasabi, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God or Divine Providence, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the general welfare or common good, conserve and develop our patrimony,
and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth. Hindi ko natutuloy, ha? Basta lang, ibig ko lang bigyantiin doon, yung divine providence, yung Almighty God ina-acknowledge. Sa unang pahina pa lang ng ating saligang batas, ha, ay kinikilala na ang tulong at ayuda ng Diyos na makapangyarihan, sapagkat kung wala ang kanyang tulong, hindi natin mararanasan ang maayos, matiwasay, mapayapa, at masaganang lipunan, mga kapatid ko. Kaya government alone, gobyerno lang ang magsisikap magkaroon ng magandang lipunan, failure. Amen? Failure kung gobyerno lang. Kaya't ang gobyerno at ang simbahan ay dapat nagtutulungan, nagdadamayan, para tayo magkaroon ng isang maayos na lipunan. Palapakan natin ang Panginoon. So, ang batas ay nilagay ng Diyos dyan para maging gabay. Kaya may batas, ang batas ay nagmumula at bumubukal sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sample, sa bahay, naglalagay tayo ng law, ng mga guidelines. O anak, ayoko na uuwi kayo ng 10 oras ng gabi. At kung sakasakaling di maiwasan, umuwi kayo ng 10 oras ng gabi o hindi kayo makakauwi, bunga ng di maiwasan pangyayari, magbigay lang kayo ng notification o information. Mag-text man lang kayo, tumawag. May batas. Ayoko na kayo maninigarilyo. Ayoko magbibisyo. May mga wag, may mga do's and don'ts sa bahay. Parang batas yun eh. Ngayon, bakit ka naglalagay ng ganon? Dahil ba gusto mong pahirapan ng iyong mga anak? Hindi. Yung ating mga batas na ini-impose sa loob ng tahanan sa ating mga anak ay tanda ng ating pagmamahal sa kanila. Sapagkat kung walang batas sa susundan, magulo. Kaya nga kapag ka ang tao ay may kanya-kanyang panuntunan sa buhay na sinusunod, ang labas niyan, anarchy. Anarchy. Magulo. Ha? Na wala silang pakialam sa batas. Ang mahalaga, kung anong gusto ko, gagawin ko. Wala akong pakialam sa batas. Eh, magulo po yan. Amen? So, ang batas na binibigay ng Panginoon ay bumubukal at nagmumula sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya huwag natin tingnan na yung mga batas na nais ng Diyos na ating tukdin at sundin ay pabigat sa atin. Hindi yan pabigat. Yan ay parang pakpak na tutulong sa atin upang makaangat at makaabot sa Diyos na nais maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Hindi yan balakid o hadlang. Hindi rin pabigat, mga kapatid. Tulong. At kapag yan ay ating sinusunod, yan ang magsisilbi nating pakpak upang makaangat sa buhay na ito, mga kapatid. Now, mula sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses, ito ay ininterpret. Kasi ang mga batas, iniinterpret at ipinaliliwanag ng mga dalubhasa sa batas. Lawyers, mga ganyan. No? So, nung panahon ni Jesus, ang batas ay ipinaliwanag at ininterpret ng mga tinatawag na scribes. Skriba. Ang mga skriba ay ang mga dalubhasa sa batas. Sila ang nagtuturo at nagpapaliwanag sa batas. Nagpapakadalubhasa sa batas para kanilang maipaliwanag at maituro ang sinasaad ng batas. Yung Pariseo naman, ito yung mga grupo na mga nasa alta siyudad na kinikilala na pilit namang nagpapakadalubhasa sa pagsunod sa tinatadhana ng batas, ni sa kaliitang batas. Kaya't ang mga Pariseo meticuloso pagdating sa pagsunod sa mga sinasabi ng batas. Ngayon, mula sa batas na nagsimula sa 10 na bigay ng Diyos kay Moses, ito'y nakaabot sa 613 batas. Mga batas tungkol halimbawa sa paghahandog, na sa mga ritual, mga seremonya sa paghahandog, seremonya sa paglilinis, ilan dyan yung mga sabat, mga seremonya tungkol sa sabat, na huwag kang gagawa ng ganito kapag araw ng sabat, ni magtalag ng buhol, ng tali, bawal gawin, bawal kang magpagaling kapag araw ng sabat, sapagkat yan ay work, at kapag sabat, walang sinamang dapat mag-work, lahat rest. Amen? May mga batas tungkol sa paglilinis. Kapag kasasamba sa templo, hindi ka pwedeng humarap sa Diyos na marumi. Maging ang Muslim, ginagawa yan. Sa mga Muslim, sa kanila pong mga, sa kanilang mga mosque, may mga gripo.
Naghihilamos, nililinis yung tenga, yung kamay, yung paa. Ang mga Hudyo ganyan din. Naglilinis ng kamay, ng kanilang muka, ng kanilang paa. Sapagkat hindi pwedeng humarap sa Diyos na marungis. Meron din silang batas tungkol sa pagsamba about fasting. Sa batas ni Moises, isang taon, once a year lang ang fasting. Sa isang taon, isang beses ka lang mag-aayuno, okay na yon. Pero iniba ng mga Pariseo, ng mga skriba, ginawa nilang twice a week, dalawang beses sa isang linggo. So, sa isang buwan, ilan yon? Walo. May samantalang kay Moises, once a year ang ayuno o fasting, ayos na. Amen, mga kapatid ko? So, humihirap ang kanilang nagiging batas, nagiging pabigat, sapagkat sumosobra naman yung mga iskriba at mga Pariseo, mga kapatid ko. Ngayon, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, here comes Jesus Christ. Ang akala nila, ang Panginoon, nilalabag ang mga kautusan. Kaya't ang sabi ng Panginoon, huwag niyong akalaing ako'y nagparito para pawalang bisa ang kautusan. Ako'y nagparito upang ito'y ipaliwanag. Ipaliwanag at sundin. So, nagparito si Kristo not to abolish the law, but to fulfill the law. Ipaliwanag daw at ganapin ang sinasaad ng batas. Ano ang prinsipyong sinasabi ni Kristong gagawin niya at tutuparin? At mananatiling dapat mangyari at dapat matupad. Ang sampung utos, mga kapatid ko, ay may kinalaman sa reverence at saka respect. Reverence, ang ibig sabihin ng reverence, ang pagsamba o pitagan. Reverence sa Diyos, reverence sa pangalan ng Panginoon, at reverence doon sa God's Day o Sabbath. Tatlo yon, mga kapatid ko. Pitagan at paggalang o pitagan pagdating sa Panginoon, pitagan sa pangalan ng Diyos, at pitagan doon sa araw na tinakda ng Diyos na araw ng pagsamba. At yung respect naman, mga kapatid, ito yung paggalang sa magulang, unang-una. Ang unang-unang kapwa natin, magulang. Respect for parents. Ano pa? Paggalang sa buhay. Respect for life. Ano pa? Respect for property. Respect for personality, sa pagkatao ng ating tao. No? Huwag nating hahamakin ang ating kapwa-tao, huwag nating sinisiraan o sinasaktan. Respect for the truth. Huwag magsisinungaling, huwag magsasabi na hindi totoo, at huwag gagawa ng mga sabi-sabi at sasaksi sa hindi totoo. Ano pa? Respect for another person's good name and respect for oneself. Ito ang sinabi ng Panginoon na gagawin ko at mananatiling dapat gawin at mananatiling dapat na matupad. Kaya sa pagdating ni Kristo, ipinakita niya sa aktwal niyang buhay kung paano niya iginalang ang Diyos at iginalang ang kapwa-tao. Ipinakita ni Kristo sa kanyang aktwal na pamumuhay kung paano isagawa itong pitagan, paggalang sa Diyos at pagrespeto sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? At ngayon, sinabi ng Panginoon, narinig yun noong una na huwag kang papatay. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, ang manakit sa kanyang kapatid, ang manginsulto at manghiya sa kanyang kapatid ay nagkakasala rin na tinatawag na pagpatay. Dito pinakikita ng Panginoon ang bagong standard na hindi madaling intindihin ng mga tao noon at siguro maging ng mga tao ngayon. Kay Kristo, hindi sapat na hindi ka gumagawa ng masama. Hindi sapat na wala kang ginawang aktwal na masama. Kay Kristo, kinakailangan maging ang iyong kaloob-looban at isipan ay malinis. Amen? Sinasabi po, the essence of sin is not in the act, but in the will. The essence of sin is not in the act, but in the will. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, no?
Hindi porkit hindi ka nakagawa ng pagpatay, eh, mabuting tao ka na kay Kristo. Kay Kristo, ang isang mabuting tao ay hindi siya pumatay o hindi lamang yung hindi siya gumawa ng masama, kundi kinakailangan wala ka ring iniisip na masama sa iyong kapwa-tao. Amen? Sapagkat ang mahalaga kay Jesus ay yung kaisipan. Sapagkat hanggat naroon, yung desire for forbidden wrong thing or desire for forbidden thing or wrong thing, delikado, mga kapatid. Amen? Kaya kay Kristo, ang target niya, hindi lang yung gawang aktwal na masama. Huwag tayong makontento na wala tayong ginagawang masama. Ah, ako, ayos na, sapagkat ako, hindi ako gumagawa ng ganito. Di man tayo gumagawa ng masamang bagay, ang nais ng Panginoon, huwag din tayo nag-iisip na gumawa ng masamang bagay. Amen? Sapagkat hanggat hindi nababago yung loob, malaki ang posibilidad na makagawa tayo ng bagay na masama. Kaya kay Kristo, ang kaisipan at ang gawa pareho. Amen, mga kapatid? So, huwag kang papatay, ang sabi ng Panginoon, no? Nung una, ngayon sabi ng Panginoon, ang mapuot sa kanyang kapatid, ang manginsulto sa kanyang kapatid, ang magalit sa kanyang kapatid, ay nagkakasala na ng pagpatay. Amen, mga kapatid? Now, ano yung mga kasalanan sa kaloob-looban natin na nais ang Panginoon ma-uproot o matanggal, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng uri ng pagkakasala? Ang tawag natin dito, inabanggit ko one time, capital sins or cardinal sins. Ito'y pito. Itong pitong ito, mga kapatid, namumugad sa puso ng tao, nasa loob. Kahit hanggat nasa loob ito, malaki ang posibilidad na makagawa tayo ng bagay na masama at bagay na hindi tama. Kaya nais ang Panginoon na itong pitong ito ay ganap na mapawi sa atin pong buhay. Ano itong pitong ito? Lagyan natin ng acronym. Palages, letter P, A, L-A-G-E-S, letter P, pride, A, anger, L, lust, L-U-S-T, kalaswaan, kahalayan, ano pa? Kalibugan, no? Kalibugan. Sa malalim na Tagalog, kalibugan. Another letter A, avarice, yung pagiging mapaghangad, no? Pagiging mapaghangad sa mga bagay-bagay. Another letter G, gluttony. Letter E is envy. And letter S is sloth or katamaran, mga kapatid ko. Ito ang namumugad sa puso ng tao. At ito ang nais ng Panginoon na mabigyan natin ng pansin, mga kapatid ko. Sapagkat hanggat naroon, sa loob ng tao at sa isip ng tao mga bagay nito, malaki ang posibilidad na makagawa tayo ng mga bagay na hindi tama, na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang nakikita lang ng tao, eh yung gawang masama ng kanyang kapwa-tao, yung outward acts, no? Ang nakikita natin yung paggawa ng masama. Nagmura, ha? Nanakit ng kanyang kapwa-tao sa pananalita, nagbuhat ng kamay, nanampal, gumawa ng hindi tama. Ang nakikita natin, yung outward acts ng tao. At kapag nakita natin yung masamang ginawa ng tao, ginajudge natin yung tao, di po ba? Pero kay Kristo, mga kapatid, hindi lang yung outward acts ang kanyang tinitingnan. After din si Kristo doon sa ating kaloob-looban. Nakikinig po ba kayo? Sabagat inuulit po natin, mga kapatid, na ang tao raw ay meron tinatawag na split personality. Split personality. Yung bang nagdadalawa? Yung isang bahagi ng ating pagkatao attracted sa mga bagay na mabuti. Amen? Pero may bahagi ng ating pagkatao na attracted sa masama. Sa madaling salita, yung aking pagkatao ay mayroong inner tension. May inner conflict sa aking pagkatao, mga kapatid ko. Nakikinig po ba tayo? Kaya nga, napakahalaga na yung atin pong kaisipan at yung ating mga desire doon sa mga bagay na pinagbabawal at bagay na hindi tama ay atin pong nabibigyan ng pansin. Kaya inuulit ko po, kay Kristo, hindi
porkit wala tayong ginagawang masama, ay mabuti na tayo sa mata ng Panginoon. Amen? Kahit tayo po'y walang ginagawang masama, mga kapatid ko, ngunit kung tayo po'y nagkakaroon ng hangaring gumawa ng masama sa ating kapwa-tao, nagkasala na po tayo. Sino sa atin dito ang hindi nagkaroon ng wish o ng experience na magkaroon ng hangaring makaganti sa taong gumawa sa kanya ng masama? Minsan nadidinig ko, ako rin one time nakapagsabi ako noon, nung bago lang ako dito, noong ako'y masaktan at mapahiya, gusto ko mang lumaban, di ako nakalaban. Natamimi ako, hindi ako nakapagsalita, pero nagpupuyos ang damdamin ko. Ang aking tainga ay namumula, at ang aking dibdib ay tugudug-tugudug-tugudug, dahil napahiya ako eh. Amen? At nasabi ko sa isip ko, kung sa lumang buhay, inupakan ko na to eh. So, di ko man magawang upakan yun, di ko man magawang gumantit, anuhin siya, saktan, the fact na nag-isip ako ng gano'n, nagkasala na ako. At kung talagang bagong-bago na ako, hindi na dapat lumabas sa bibig ko yun. Amen? Kung talagang tayo binago na ng Panginoon, bago na yung ating kalooban, lalabas pa ba sa bibig natin yung katagang sa lumang, kung sa lumang buhay ko, naku, may paglalagyan to. Mabuti na lang, pasalamat siya. Bago na ako. Anong bago? Kung talagang bago na tayo, hindi nalalabas yung katagang yon sa ating bibig. Sapagkat yung sinabi kong yon, kung sa lumang buhay ko may paglalagyan to, actually, banta yun, banta. At hanggat nandoon yon, may posibilidad na balang araw makasakit ako ng kapwa. Kaya delikado eh. Kaya hindi tayo dapat ako kontento na wala tayong nagagawang masama na aktwal. Kuwidaw, kahit wala tayong nagagawang masama na aktwal na masama, hanggat nandiyan sa ating kalooban yung pagka-wild, yung pagka-pikon, yung pagka-sensitibo, yung pagka-magagalitin, mga kapatid ko, malaki posibilidad na baka isang araw, tayo po'y makasabunot, makasapak dito, o makagawa ng hindi tama. Sinabi ng Panginoon, kaya napakahalaga ng loob. Noon, narinig nyo, ah, bawal ang mangalunya, ang pangangalunya, ah, may asawa ko, pumatol ako sa hindi ko asawa. Amen? O, yung walang asawa, pumatol sa may asawa. Kung pareho namang may asawa, kung pareho walang asawa, fornication. Ah, yung sexual intercourse outside marriage. Pero sinabi ng Panginoon, pero ngayon sinasabi ko sa inyo, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa babae, nagkasala ka na ng pangangalunya. Ano? Hindi ko ba hinahawakan yan? Nagkasala na ako ng pangangalunya? Eh kung ganun pala, mabuti pala, tinikmang ko na. Ni hindi ko nahawakan, ni hindi ko naamoy. Napatingin lang ako. Pangangalunya na. O yung kay Kristo, kaya nga kay Kristo, yung loob at saka yung labas pareho. Yung thoughts, yung kaisipan, at saka yung deeds, yung gawa, pareho. Kaya hindi pokit wala akong nagalaw na babae dyan, hindi pokit wala akong nakarelasyon, eh good na ako kay Kristo. Wala nga akong nakakarelasyon, wala akong dinidigahan, pero ang dami ko nang pinagnanasaan, nangalunya na ako. Nakapagka nakakita ng maganda, napapalingon, at muling napapalingon, yung singkit ng mata ng lalaki. Amen. Pangangalunya na pala yun. New standard ni Jesus. Na parang ang hirap mag-grasp, parang ang hirap tanggapin, at mahirap gawin. At sabi ko nga sa inyo, dahil ang bawat isa sa atin na mayroong split personality, isang bahagi ng ating pagkatao attracted sa mabuti, sa good. Isang bahagi ng ating pagkatao attracted sa evil. At hanggat nandoon yon, may danger. Amen. At ang nais ng Panginoon, hindi lang magsikap tayong huwag makagawa ng aktwal na masama. Nais ng Panginoon na yung ating pong desire, mga kapatid ko, yung ating mga hangarin, yung ating isipan, no, ay maging malinis at kalugod-lugod sa Panginoon. Imposible ba yon? Hindi. Dahil sa pagdating ni Kristo, ipinakita niya sa kanyang aktual na buhay kung papaano magbigay ng paggalang sa Diyos at paggalang sa kanyang kapwa-tao. Hindi imposible.
So hindi tayo safe. At hindi rin safe yung ating kapwa-tao sa atin. Hanggat nagahari ang dalawang pagkataong yon. Amen? Yung desire sa ating pong katawan. Si Pablo naranasan yan. Sabi ni Pablo, alam ko ang mabuti, alam ko ang masama. Pareho niyang alam. Mabuti't masama, pareho niyang alam. At ito sabi, bahagi ng kanyang pagkatao, attracted sa mabuti. Gusto kong gawin ang mabuti, ngunit hindi ko magawa. Ang nagagawa ko, ay yung bagay na kinasusuklaman ko. Ayun, nakita niyo. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, attracted sa mabuti. Attracted sa kabanalan. Pero isang bahagi ng kanyang pagkatao, attracted sa masama. Sa hindi tama. Kaya sabi ni Pablo, kakabagabag ang kalagayan ko. Sino ang magpapalaya sa akin sa katawang ito na unti-unti nagbubulit sa akin sa kamatayan? Larawan ng kawalang pag-asa, larawan ng disappointment ang Pablo, pero nakasilip ng kasagutan. Sino ang magpapalaya sa akin sa katawang ito na unti-unti nagbubulit sa akin sa pagkakasala o sa kamatayan? Si Kristo, Jesus, si Kristo lang. Ang aking buhay noon, puno ng kaguluhan, di malaman kung saan ako patutungo. Ang aking buhay ngayon, ligaya'y di matanto, puno ng kabuluhan, nang dahil kay Kristo, Hesukristong aking Panginoon, dakila kang nagmamahal, nagalay ka ng buhay, binigyang liwanag ang isipan. Siyang buhay ng buhay ko, siya sa akin ay nagmahal, kay dakila ng pag-ibig na di kayang mapantayan. Amen. Palapakan natin si Lord. Ang tanging daan para sa safety at security, ibig sabihin, ang tanging daan para malayo tayo sa danger. Ako. Kasi every time na ako po'y nakakaisip gumawa ng masama, nasa danger ako. Di po ba? Sapagkat magkakasala ko against God. At pag naituloy ko yon, nagkakasala rin ako sa aking kapatid. At hindi lang ako nasa danger, kundi maging yung kapwa ko na magagawan ko ng masama, nasa panganib. Yung aking kapwa na maaari kong masaktan, yung maaari kong mamolestya, at magawang ko ng hindi tama, nasa panganib. So the only way to safety and security ay yung way ni Christ. Yung paraan ni Jesus. At ang kanyang paraan ay inyo pong nadinig. Hindi sapat na ikaw ay nakakaiwas sa paggawa ng aktwal na masama. Kinakailangan wala ring masamang namumugad sa iyong kaloob-looban at sa iyong isipan na hindi dapat pumasok sa isipan mo ang hangarin na masama sa iyong kapwa-tao. At inuulit ko, sino sa atin dito ang hindi naghangad makabawi sa kanyang kapwa-tao? Maaaring hindi mo siya nilusob, maaaring hindi mo siya namura, maaaring wala kang nagawa bilang ganti sa kanya katulad ng nangyari sa akin, pero in one way or another, siguro nag-isip din kayo. Mamatay ka na sana. Tamaan ka sana ng kidlat. Tubuan ka sana ng tagyawat na may mukha. Malasin sana ang buhay mo. Bumagsak sana ang negosyo mo. Matanggal ka sana sa pwesto mo. Ang yapang-yapang mo kasi. Walang ginagawang masama na aktual, pero sa isip ay mayroon. And the essence of sin is not in the act but in the will. Pag inisip mo ang gawang masama, kahit di mo magawa, consummated na yun. Halimbawa, pagdaan dito sa kanto, nung walang hiyang yon, sasaksakin ko siya. Eh, may so inaabangan niya, mga kapatid. Eh, hindi dumaan doon, sa iba dumaan. Wala siyang nasaksak, pero nagkasala na siya sa isip.
The essence of sin is not in the act, but in the will. Kaya nga kung tayo po'y magbibigay ng pansin doon sa loob, sa ating isipan at kalooban, ha? Malalayo tayo sa kasamaan. Malalayo tayo sa danger. And there is no any way to safety and security kundi yung daan na tinuturo ng Panginoon. Amen? Kaya nga may tinatawag na examination of conscience. Sinusuri natin yung ating konsyensya. Nang sa gayon, ating nababantayan, mga kapatid ko, yung mga hangarin na hindi maganda na maaring nagsisimulang mamugad sa ating kaloob-looban. So, desire for forbidden thing or wrong thing. Desire. Amen? So, balik tayo dun sa ang magalit sa kanyang kapatid ay nagkasala na. Amen? So, kay Kristo, hindi sapat na hindi ka nakasakit ng tao na aktwal. Hindi sapat na ikaw ay walang nagawang harm sa iyong kapwa-tao. Ang nais ng ating Panginoon, ni mag-isip ng masama against somebody, dapat hindi papasok sa isip mo, anak. Sapagkat hanggat lumulutang yung masamang kaisipan laban sa kapwa, malaki posibilidad na makamatay ka talaga. Malaki posibilidad na makasuntok ka ng iyong kapwa-tao. Malaki ang posibilidad na makasabunot ka at makagarumos ka ng mukha ng kapwa mo. Hanggat naroon yung desire for forbidden thing or wrong thing. Amen? E sabi ng Panginoon, napakahalaga kay Jesus ng relationship. Sapagkat kapag tayo po'y nagagalit, nasisira yung ating relationship. Kapag nagagalit tayo sa ating kapwa-tao, nagkakasala tayo against God. Maari sa iyong kapwa-tao, maaring hindi. Kung hindi niya alam, nagalit ka sa kanya. Pero every time na magagalit ako, kanino man, yun ay kasalanan laban sa Diyos. Amen po ba? At napakahalaga kay Kristo ng ugnayan. Kaya nga yung 10 utos patungkol po sa relationship. Relationship ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. At yung remaining 7, relationship ng tao sa kanyang kapwa-tao, na inuulit ko, ang unang kapwa-tao natin sa batas ay yung ating magulang. Amen? At napakahalaga kay Jesus ng relationship o ng ugnayan. Kaya minsan may mga pilosopo nagsasabi ng ganito, ang mahalaga, ang magliligtas sa tao, hindi religion, kundi relasyon. Relasyon ng tao sa Diyos at relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Tama po yun. Kaya lang kalahating tama lang. Amen? Yung kanilang sinasabi na ang magliligtas sa tao ay hindi religion, sabit po yun. Questionable po yun. Tama po yung ang magliligtas sa tao ay relasyon. Sa Diyos, kapwa, tama po yun. Pero yung sinasabi nilang hindi religion, mali po yun. Sabit. Nakikinig po ba kayo? Ang hangarin po nila noon, kaya sinasabi yun, para iwan natin yung ating relihiyon at sumanib tayo sa kanilang kinakanibang relihiyon, mga kapatid. Amen? Ngayon, bakit ko nasabi yun? Sapagkat ang katagang religion sa Ingles ay nanggaling sa salitang Latin. Noong panahon noon, halos lahat ng mga English words ay ang pinakaugat na pinanggalingan Latin. Sapagkat sila yung mga sibilisasyon na mga na-edukado noon, mga kapatid ko. No? Ngayon, ang pinanggalingan ng katagang religion sa Ingles ay galing sa salitang Latin na religare. So, ang religare ay salitang Latin. No? Religare, salitang Latin. Na ang ibig sabihin ng religare ay to bind, pag-ugnayin, union, pag-isahin. Ha? To bind, union, ha? Pag-isahin, pagbigkisin, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin talaga ng relihiyon ay relationship. Ha? Pag-isahin, pagbigkisin, tao Diyos, tao sa kanyang kapwa, tao. Kaya't ang relihiyon, ang ibig sabihin niya ay nagtuturo ang relihiyon ng tamang relasyon na, sa tao at sa Diyos at ng tao sa kanyang kapwa, tao. Amen? So palapakan natin ang Panginoon. Now, dahil mahalaga kay Jesus ang relationship na sinisira ng galit, sabi ng Panginoon, ang magalit
manakit ng kapwa-tao, manginsulto, nagkakasala ng murder o pagpatay. Kaya sabi ng Panginoon, so, kapag ka nasisira ang ating relasyon sa pamamagitan ng alitan, anong dapat gawin? Sabi ng Panginoon ay makipagkasundo ka. Pag nasira ang aking relasyon sa kapwa, sira na rin ang relationship ko sa Diyos. Are you listening? Kaya kapag tayo po may kaaway, may kagalit, yung ating relationship sa Panginoon ay nadudungisan, naaapektuhan, mga kapatid ko. Hindi mo nakikita ang Diyos, paano mo siya mamahalin? Hindi mo nakikita ang Diyos, paano siya paglilingkuran? But, sabi nga, love God by loving your neighbors. Love or serve God by serving your kapwa-tao. Paano mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo siya paglilingkuran? Through our kapwa-tao. Kaya kapag tayo po'y nagkakagalit, meron tayong mga taong kinapupuotan, kinasusuklaman, mga taong hindi mapatawad, sira yung ating relasyon sa kapwa at sira ang ating relasyon sa Panginoon. At mahalaga sa Diyos ang relationship. Kaya sabi ng Panginoon sa aking binasa, kung maghahandog ka sa dambana ng alay para sumamba at maalala mo na may tao na may sama ng loob sa iyo, iwan mo ang iyong handog sa dambana. Bakit pinaiiwan? Sapagkat hindi ka karapat dapat maghandog. Hindi sinasabing ikaw ang may sama ng loob o galit. Granting na wala kang sama ng loob kanino man. Ha? Pero kay Kristo, hindi sapat na wala kang sama ng loob kanino man. Hindi sapat kay Kristo na wala kang galit kanino man. Kay Kristo, wala kang mang sama ng loob kanino man. Ngunit kung may tao na galit sa iyo, kung may tao may sama ng loob sa iyo, hindi ka pa rin kalugod-lugod sa Panginoon para magandog. Amen. Parang ambagsik ng Panginoon. No? Yan ang kanyang new standard. Pero maganda po ang kanyang ibig ituro dyan, mga kapatid ko. Now, sinabi ng Panginoon, okay, maaaring may mga sandali, hindi ko nalalaman, meron pala dyan sa inyo na may galit sa akin. At hindi magagalit yung taong yun sa akin kung walang dahilan. Chak! May dahilan yun na maaaring hindi ko alam. Katulad kay Brother Mike, marami nagagalit sa kanya, di ba kinukwento niya? Na hindi niya alam na meron dahil meron siya nasabi na naka-offense sa mga taong yon. Misa naman, may mga taong nagagalit sa atin dahil hindi atin napansin, hindi mo siya nakilala, akala niya, inisnab mo siya o binaliwala mo siya, di po ba? So may dahilan bakit siya nagagalit ngayon. Yung taong yon na nagagalit sa akin, mga kapatid, sa tingin niyo kaya hindi nagkakasala? Nagkakasala, galit siya. Amen? Nagkakasala siya sa Diyos. Amen, mga kapatid ko. At yung taong yun na nagkakasala sa Diyos dahil sa galit niya sa akin na wala naman akong kaalam-alam, yung taong nagagalit at napupot sa akin, sa tingin niyo ba mahal siya ng Diyos? Mahal siya ng Diyos? Amen. Mahal ng Diyos ang taong yun. Amen. Ngayon, mga kapatid ko, ako na siyang pinanggagalingan ng pagkakasala ng aking kapatid, no? Ako na kanyang kinapupuotan, sa tingin nyo kaya maganda ang aking vibration? Kung may somebody na nagsasabing, Brother Rapi, mamatay ka na sana. Brother Rapi, sana tubuan ka na sandamakmak na galis. Brother Rapi, sana madapa ka, tamaan ka ng lintik. Pag may mga taong naghahangad ng harm against me, maganda ba ang aking paligid? Hindi. Mas iba kung ganito. Lord, pagpalaing mo si Brother Rapi, ilayo mo siya sa lahat ng masama, sa lahat ng kapahamakan. Nawa, Panginoon, lagi mo siyang iingatan. Ang ganda ng aking paligid. Pag maraming tao natutuwa sa atin, ang ganda ng inyong vibes. Pero pag may mga tao nagagalit sa atin at nagkikimkim ng sama ng loob, at dahil hindi niya kayang puntahan ka para sabihin yung galit niya sa'yo, dadaanin ka sa kulam. Kukulamin ka. At inuulit ko po, mga kapatid, hindi yun magagalit sa atin kung wala tayong nagawa na hindi tama. Tsak meron. Kaya sabi sa Bible, pag maghahandog ka sa dambana at maalala mo, sino sa palagay ninyo ang nagpaalala dun sa maghahandog? Na may tao na may galit sa kanya, sino? Si Lord, Holy Spirit. Sapagkat pareho silang mahal ng Panginoon. Dahil yung taong kinapupuotan, hindi maganda ang kanyang kapaligiran.
hindi maganda ang kanya pong atmosphere. At dahil may sama ng loob sa akin yung aking kapwa-tao, maaaring may nagawa ko masama. At nakalagay sa Biblia, ang kulam ay totoong tumatalab sa mga taong mayroong ugaling kakulam-kulam. Opo. Sino madalas ang kinukulam? Yung mga salbahe. Dahil kung mabait kang tao, sinong kukulam sa'yo? Kung halos lahat ng barangay tuwang-tuwa sa'yo, sino maghahangad sa'yo ng masama? Wala. At kung sakaling meron, sa kabila ng iyong pagiging mabait na tao, mayroon dahil inggit na inggit sa'yo. Ipakulam ka man, hindi tatalab sa'yo. Babalik yun sa kanya. Amen. Pero kung meron tayong ugali na kakulam-kulam, tatalab. Talab to the bones. Mararamdaman mo, ilang doktor na pinuntahan mo, walang makita yung doktor, pero ikaw, patuloy na namamayat, walang ganang kumain, kung ano-anong buko lang lumalabas, at ang pakiramdam mo, dying ka, dying. Hindi lang dying, amoy dying na. Hindi nakakaligo. Amen? Kung ano-anong mga tumutubo. Walang makitang sanhi yung mga doktor sa kanyang hindi magandang nararamdaman dahil ang sakit na tumama, spiritual. Amen? Kaya nga napakahalaga kay Jesus ng pagkakasundo para maputol na yung hindi magandang nararanasan ng bawat partido. Yung taong kinasusuklaman na nakabilanggo sa puot at sumpa ng galit ng kanyang kapwang galit na galit sa kanya at yung tao na may galit sa akin makakalaya na rin. At ang sabi ng Panginoon, oy, Rafi, maghahandog ka na naman. O mate, sama ng loob sa iyong kapwa mo, puntahan mo. Amen? Puntahan mo para makipagkasundo ka sa kanya. Amen? Palapakan natin na ating Panginoon. So mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, walang ibang paraan upang tayo po ay malayo sa kapahamakan at maging ating kapwa-tao, kundi ang paraan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, ang tao, tayo, ang nakikita natin at ginajudge, ay yung man's outward actions. Hindi natin nakikita yung kanyang kalooban, ha? Yung kanyang will, yung kanyang kaisipan, at yung kanyang kalooban. Ang may kakayahang makakita niyan ay ang Panginoon, kahit inuulit ko po. Ha? Kahit sa tingin ng tao, ako'y morally upright. Kasi magaganda yung ginagawa ko. Pero kung meron sa loob ko namumugad na hindi tamang kaisipan at damdamin na hindi ninyo nakikita. Kasi minsan, yung walang kibo na pagkakamala nating mababa ang loob. May nagkwento na sa akin yan eh. Educated. Babae, educated. May edad na po siya. Educated. Sabi niya, alam mo, Brother Rafi, galing din ako sa konbento. Magmamadre ako. Kaya lang, hindi ko naituloy. Pero pumasok na siya. Sa madaling salita, alam niya ang tungkol sa kabanalan. At alam mo, Brother Rafi, ugali ko talaga, tatahitahimik, walang kibo. Pero ngayon, kunti-unting nakita sarili ko, ang taas ng aking kalooban. Yung mga preachers daw, sabi niya noon, ginajudge ko. Ginajudge ko. Yung bang sinusukat niya, yung mga preachers noon, nung panahon noon. Tatahitahimik ako, akala mo ang baba ng loob ko, tatahitahimik, pero ang taas ng aking kalooban. Amen. Yun di nakikita ng Diyos, ay ng tao. Akala natin, yung behavior na ganon, mababa ang loob, pero alam ng Diyos ang ating kaloob-looban kung mataas at tunay ngang mababa ang ating kalooban. Ang Diyos lang ang nakakakita ng ating pong kalooban, mga kapatid ko. Amen? At kita ng Diyos. Sino sa atin dito ang hindi nakaranas, mga kapatid ko, ang hindi nakaranas na magkaroon ng hangarin sa bagay na hindi tama? Amen. Lahat tayo. Amen. Lahat tayo ay nagkaroon ng desire for forbidden thing or for wrong thing. Hindi nga natin na isagawa, pero sumagi sa isip natin. Amen? Ano man po yun? Ah, marami yan, mga kapatid.
Sana mapasaakin siya. Kahit may asawa na siya. Ha? Sana makakuha ko yung pwesto niya. May araw din siya. Magbabayad sa akin yan. Hindi mo nga nagawa. Pero nagkasala tayo doon. At hanggat nandoon yun, at hindi naaayos ang ating kaloob-looban, hanggat nagahari ang mga desire na yon, kuwi daw, baka isang araw, hindi malayong magawa natin yung mga bagay na hindi atin nagagawa ngayon. Bakit? Kasi namumugad pa rin sa loob. Amen? Kaya walang ibang paraan ng atin pong Panginoon, kundi yung kanyang pamamaraan. Paano ang gagawin, mga kapatid ko? Hindi imposible. Kaya nga sa pamumuhay ng ating Panginoon, ipinakita niya ng aktwal papanong igagalang ang Diyos at papanong igagalang ang ating pong kapwa-tao, mga kapatid ko. Ito sinabi ni Pablo, naranasan niya, na before, siya rin po ay katulad natin na mayroong split personality. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, attracted sa kabanalan at kabutihan, pero may bahagi ng kanyang pagkatao, attracted sa paggawa ng masama, and in fact, yung masamang nagagawa ni Paul, hindi yung mabuti. Pero one time, sinabi ni Pablo, I have been crucified with Christ. So it is no longer I who live, but Christ lives in me. Galatians 2:19-20, mga kapatid ko. Amen, mga kapatid ko. Sabi ni Pablo, ako'y namatay ng kasama ni Jesus. Kung kaya't hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Nangyari ang tagumpay ni Pablo. Kaya hindi ho imposible, kapatid, na madisiplina natin ang atin pong sarili na may tendency sa mabuti at may tendency sa masama. Hindi imposible dahil ipinakita ni Kristo Jesus. Kaya nakita ko si Kristo, mga kapatid. Si Kristo po, ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos, hindi ang kailanman naghiwalay. Kaya huwag ating isipin na nung siya po ay pinako sa krus, wala yung kanyang pagka-Diyos, taong-tao lang siya. At nung siya ay lumakad doon sa ibabaw ng tubig, bumuhay ng patay, andun yung kanyang pagka-Diyos. Hindi ho, imula ng isilang si Jesus, taglay niya ang kanyang dalawang katauhan, two natures, ha? Truly man, truly divine. Walang yugto sa buhay ni Jesus na nawala ang kanyang pagka-Diyos at nawala ang kanyang pagkatao. Kaya lang, ang nangyari kay Kristo, ni minsan, hindi siya natukso na sa gitna ng pasakit, matinding mga pagsubok, matinding hirap, matinding kahihiyan, hindi siya natukso na gamitin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga dyan niyo po makikita, lagi siyang nananalangin. Hindi dahil wala ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya ginamit na badge ang kanyang pagka-Diyos. Talagang lahat ng hirap na ating pong dinadanas, tinanggap ng Panginoon ng bukas kamay para wala tayong masabit, sabihin sa kanya, ikaw, magagawa mo yan, Diyos ka eh. E ako, tao lang ako. Marupok. Kay daling lumimot. Hindi. Sapagkat ni minsan, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kaya't naranasan ni Kristo masaktan, naranasan ni Jesus ang mapahiya, naranasan ni Lord lahat ng sakit ng kalooban na ikaw ay pagtaksilan ng iyong mga kababayan. Na sa lahat ng ginamong kabutihan, ang kanilang isinukli ay pawang kawalang utang na loob, masakit yon naramdaman ni Kristo. At si Kristo, lagi niyo nakikita nagdarasal, nananalangin ng Panginoon, man of prayer. Yun ang dahilan at yun ang kanyang ipinakita para ating mapagtagumpayan yung hinding magandang bahagi ng ating pagkatao, yung ating pong kahinaan, para ating mapagtagumpayan, katulad ni Kristo, lagi tayong manalangin, tumawag at magtiwala sa Diyos. Amen? Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, gusto ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil sa ating kaalaman na yung utos niya, na nais niyang ating sundin, ay bumubukal at nagmumula sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya niya pinagagawa sa atin ang mga ito para malayo tayo sa danger, para maging secured ang ating pong buhay at maging safe. Hindi lang tayo maging safe, kundi maging yung kapwa natin tao na maaari po natin magawa ng hindi tama at ng hindi maganda. At dahil alam natin na yung utos na ito
na binibigay sa atin ng Panginoon ay nagmumula o bumubukal sa kanyang pagmamahal sa atin, dapat din yung ating pagtugon at pagsunod sa utos ni Kristo ay bumubukal din sa ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Yung bang, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. O tumayo po tayong lahat. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa mahal tayo ng Diyos, kung kaya't may batas, hindi bilang pabigat o balakid sa ating pong pamumunga at pag-unlad. Ito po'y gabay at nagsisilbing pakpak sa sino man na susunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan upang umayos ang atin pong buhay. Bakit tayo binigyan ng batas? Sapagkat tayo ay espesyal sa ating Panginoon. Gumalaw-galaw, umindak-indak sa Panginoon na nagmamahal. Bumalakpak. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko sa'yo pala, Jesus, dati kabutihan. Magagawa mo, itunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko, ngayon'y aking natuklasan. Nasa kamay ngayon ko nang umibig, ikaw ang buhay.
your best clap to God. Kapatid, hindi lang ang ating mga gawa ang mahalaga sa Panginoon at Kanyang tinitingnan, kundi maging ating kaloob-looban. At sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, buong kababaang loob tayong dudulog sa ating Panginoon. At walang kalulugdan ng Diyos kundi ang taong nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ang taong umaamin ng Kanyang kabulukan, ng Kanyang kagaspangan, ang taong umaamin ng Kanyang mga pagkukulang. Hanggat hindi natin maamin na may mali sa ating buhay, hindi mangyayari na ito'y ating mapagtagumpayan at hindi mangyayari ito'y ating makalayaan. Hindi makakalaya ang isang taong hindi niya maamin na may mali sa kanyang buhay. Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoon, kung meron tayong mga kimkim na galit sa manang loob, kung meron tayong mga taong kinapopootan, at kung sakasakali namang may taong galit sa iyo at maalala mo, at naramdaman mo na. At kaya mo nararamdaman yun na may taong may sama ng loob sa iyo dahil tinutulungan ka ng Holy Spirit sa iyong pakiramdam. Hindi hahayaan ng Holy Spirit na yung taong galit sa iyo ay manatiling galit sapagkat kawawa naman siya, mahal din siya ng Diyos. At dahil mahal ka ng Panginoon, kapag ka may taong may sama ng loob sa iyo at galit sa iyo, hindi maganda ang iyong vibes. Hindi maganda ang iyong kapaligiran. Ma-attract sa iyo ang mga kasakit, karamdaman, sapagkat maaaring may nagawa kang masama against them. Maaaring may nasabi kang hindi maganda, kaya nagagalit siya. At bago dumating ang pangyayari, makaisip yung taong yun na galit sa iyo, nagawang ka ng masama, kaya pinapaalalahanan ka ng Holy Spirit. Kaya sa sandaling maramdaman mo na may taong may sama ng loob sa iyo na parang malayo sa iyo, huwag mong idedma, huwag mong baliwalain. Bago dumating ang kapahamakan. Amen? Bago dumating yung hindi maganda, makipagkasundo tayo. At ngayon, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, nakatingin ng Diyos sa ating kaloob-looban, wala tayong ginagawa ngayon na anuman. Pero alam ng Panginoon kung may tendency na makagawa tayo ng masama sapagkat kita niya kung may mga namumugad na masama at hindi tama sa ating isipan at kalooban. But then, let us allow the Holy Spirit of God to lead us sa kababaang loob at sa pagsisisi. As we cry out to God our Father, Ama, patawarin. O Jesus, ako'y iyong patawarin. Ilagay ang kamay sa dibdib. Oh, Jesus, patawarin. Nakatingin si Jesus sa ating kaloob-looban. Sa aking kasalanan, ang madilim na kahapon ngayon ay bagong buhay. Walang sino man sa atin na makapagmamalaki sa Panginoon. O Jesus, patawarin. Come to Him. Sa aking kasalanan, ang madilim na kahapon ngayon ay bagong buhay. The eyes of the Lord are upon you right now. Salamat sa bagong buhay. Thank you, Lord. Dahilan sa iyo, Jesus. Saan ka man nakatayo? Salamat sa bagong buhay. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Kahit nagkasala kami, nais mo lumigaya. Bago man lamang ako pumanaw,
ang madilim na kahapon. Ngayon ay bagong buhay. Ang madilim na kahapon ngayon ay bagong buhay. Salamat sa bagong buhay, dahilan sa iyo, Jesus. Salamat sa bagong buhay. Kahit nagkasala kami, nais kong lumikaya. Bago man lamang ako pumanaw, ang madilim na kahapon ngayon ay bagong buhay. Ang madilim na kahapon ngayon ay bagong buhay. Walang sino man sa atin na makapagmamalaki sa harap ng Panginoon. Dahil kita niya ang ating kalooban. Lahat tayo guilty, including myself. Sino sa atin ang hindi nagnasa at naghangad at nag-isip na makagawa ng isang bagay na mali at hindi tama? Oo, hindi nga natin nagawa. But we are guilty. Nais ang Panginoon, linisin ang ating kaloob-looban. Hanggat hindi nalilinis ang ating kaloob-looban, hanggat hindi nadadalisay ang ating kaloob-looban, hanggat naroon yung mga desire at hangarin sa mga bagay na hindi tama, malaki ang posibilidad na makagawa tayo ng isang bagay na ating ipagsisisi bandang huli. Kaya kapatid, sa oras na ito, tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoon upang ating pong maranasan ang dinanas ni Pablo ng kanyang sabihin, "It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me." Si Pablo na dating masama, si Pablo na kayang-kayang maghangad ng kabutihan, ngunit ang nagagawa niya'y kasamaan, isang araw ay nakalaya at kanyang isinigaw at ang kanyang pahimakas, uulitin ko po. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Hindi po yan imposible. Ipinakita ni Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, kaya nating magpakabanal, kaya nating magpakabuti, kaya po nating makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ngayon kapatid, yamang wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Sapagkat yung standard ni Kristo na hindi sapat, na hindi ka nakagawa ng masama, dapat malinis din ang iyong kalooban. Yun ang pumapatay sa lahat ng pride at pagiging mayabang. Dahil sino sa atin ang hindi nakapag-isip ng masama? Sino? Wala. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Kahit yung mukhang banal, kahit yung mukhang mabait, maaring walang nagagawang masama, wala tayong nakikitang ginagawa niyang masama, pero maaari yung kanyang loob at kanyang isipan ay marami na siyang naisip na masama laban sa kanyang kapwa. Kaya lang hindi niya na isasagawa. Kaya ang standard na pinakita ni Kristo ngayon, iyan ang pumapatay sa lahat ng ating kayabangan sa harap ng Panginoon. Dahil walang sino man sa atin na makapagmamalaki sa kanyang harapan. At dahil hindi tayo makapagmamalaki sa Kanya, the best way na maaari po natin gawin ay magpakababa. Magpakaliit.
sa harapan ng ating Panginoon. Itaas ang dalawang kamay. Panginoon, sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po ang aking katigasan, karumihan, at mga pagkukulang, gayon din ang aking kalabisan. Panginoon, inaamin ko po, marami akong inisip na masama na hindi ko nagawa. Marami, Panginoon. At yan po ay ipinagsisisi ko ngayon. At ngayong gabi, payag po ako na dalisayin mo po, linisin ang aking kaloob-looban upang walang mamugad na hangarin sa masama sa kaloob-looban ng aking pagkatao. Kaya ngayon, Panginoon, ang aking dasal sa awit kong ito na ikaw ang maghari sa aking buhay. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Taas ang dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. Allow the Lord to move. Allow the Lord to reign in each of us. Allow the Lord to take control of our lives. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Kaluluwa, umawit ka sa Panginoon. Susunod ako. Hayaan niyong umawit ang inyong kaluluwa sa Diyos. Panginoon, inaalay ko sa iyo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako. Susunod ako sa iyo. Tayong lahat, ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Sa buhay ko. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Sa buhay ko. Nais ko'y maging. Nais ko'y maging. Once again, Panginoon, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, inaalay ko sa iyo. Make it your prayer. Ang awit na yan. Ang aking buhay. Gawin mong panalangin ang awit na yan. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako. Susunod ako. Panginoon, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako. Susunod ako sa iyo. Sa iyo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Ang nais ko. Ikaw ang maghari. Sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Yes, Lord. Buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo.
the way of Jesus to be safe and to be secured, eh yun pong maging katulad tayo niya. Maging katulad tayo ni Jesus. Sapagkat kapag ka ang bawat isa'y katulad ng ating Panginoon, napakagandang lipunan ang ating makikita at masaksihan. Napakagandang tahanan ang makikita at mahayag sa mata ng madla. Kapatid, ipatong natin ang ating dalawang kamay sa ating pong ulo. At dahil special tayo sa Diyos, mahal niya tayo. Kung kaya't hindi lang yung ating kaloob-looban na maaaring panggalingan ng gawang masama na aktwal, ang kanyang nais na ayusin, linisin, at bigyan ng remedyo. Kundi pati yung ating kalusugan, kung sino man sa atin dito may sakit at may karamdaman. Until now, believe that God still heals. Ang Panginoon ay patuloy nang gagamot at nagpapagaling because God is the same yesterday, today, and forever. Huwag ka lang mag-aalinlangan. Manalig ka sa kakayahan ng Diyos na kaya kanyang matulungan sa anumang ating pangailangan at tsak yun, ating mararanasan ang kanyang kapangyarihan na dadaloy mula sa ating ulo hanggang sa ating talampakan as we sing, Come Holy Spirit, I need you. Saan ka man nakatayo? Be ready to receive your blessings. Come, Holy Spirit, I need you. Saan ka man nakatayo? Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come with your own special way. Choir, let us now hum the song softly as we allow the Spirit to move. Hallelujah. Panginoon, bahala na po kayo sa amin. Gawin po ninyo ang gusto ninyong gawin sa bawat isa sa amin. Malaya po kayo na kumilos ngayon. Gawin niyo po ngayon, Panginoon, ang pagpagaling na nais mong makamta ng mga may sakit. Saan ka man nakatayo, ikaw na may karamdaman. The hand of God ay nasa iyo to heal you. Believe and claim your healing right now. Hipuin mo higit sa lahat ang aming puso, ang aming isipan, na lagi mong tinitingnan, isipan amit kalooban na hindi nakikita ng iba. Ang nakikita lang namin ay ang gawa na hindi tama ng aming kapwa o gawa nilang tama. But the intention ay hindi. The motives ay hindi. Ikaw lang ang nakakakita. Kaya walang sino man sa amin ang dapat panghusga sa kapwa. At dahil ikaw lang ang nakakita sa aming kalooban, at dahil wala kaming ipagmamalaki sa iyo sapagkat kitang-kita mo, Panginoon, na nadungisan at nabahira nang dumi ang aming kaloob-looban. Kung kaya't ngayong gabi, linisin mo po ang kasuluk-sulukan ng aming pagkatao. The core of our being. Nakatulad ng sinabi sa dyaryo, corrupt to the core. Bulok mula sa pinagmulan. Bulok sa mula sa pinag-uugatan. Corrupt to the core. That core of our being, Lord, pagalingin po ninyo. Ayusin po ninyo ang pinakapusod ng aming pagkatao, ang pinakasunok ng aming pagkatao, na pinagmumula ng lahat ng aming gawa. Upang sa ganon, malayo kami sa danger at malayo rin yung aming kapwa sa danger na maari naming magawa. Come, Holy Spirit, I need you. Yes, Lord God. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy
Come with your light and your guidance. Come in your own special way. Close your eyes. Walang didilat. We allow you, Lord, to move. We allow you, O Lord, to move. Oh, ora bakashina na halalaya la 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 ia la la halalaya. Receive your healing, receive your healing and receive your blessings. Ang Diyos na makapangyarihan, siya ang kumikilos, siya ang kumikilos. Ora rabaya ye sha la la halalaya undara bakandaraya halalaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Feel Him. Damahin natin ang Panginoon. At pasalamatan natin siya. Yes, Lord God. Ora bakasyanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for touching us. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Shalalaya. Oh. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong malasakit, pagmamahal sa aming lahat. Salamat sa iyong batas. Salamat, dakilang Diyos, sa batas mong nagsisilbing gabay at pakpak sa aming pong buhay. At pagpalain po ninyo, itas natin kay Lord ang ating mga kahilingan, ang ating mga daladalahin ay ating itataas sa Panginoon. At habang ito ating tinataas, let's all together sing ang taos pusong pasasalamat as we sing, O Diyos, salamat po. Kung alam ninyo awit, sundan po ninyo, malulugod sa atin ang Panginoon. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa dahil sa iyo, O Diyos. Nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag. Taos pusong pasalamat. Sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo
at sa tagumpay. At sa tagumpay na aking natamo, na aking natamo sa lahat ng araw, sa lahat ng araw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyo kabutihan. Instrumental, isama natin sa panalangin sama-sama ang kalakasan ng ating minamahal na punong lingkod. Bless Him, Lord. Ang Ama na aming tinuturing. Pagpalain mo siya, Panginoon, at patuloy na palakasin at bigyan pa ng mahabang buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain mo ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, manugang. I-bless mo, Panginoon, ang kanyang may bahay. Pagpalain mo ang ministerong ito. Lord, bless Brother Mike, our servant leader. And continue also, Lord God, na makarecover si Brother Dante, Brother Gillian, Brother Helson, Brother Blas, all your servants na may dinaramdam at may sakit. Pagpalain mo po ang bawat kapwa ko manggagawa, mga awit, manunugtog, disciple preachers, all workers. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng dumalo ngayong gabi, ang aming mga tangan-tangan, ang aming pong minamahal na Pangulo at ang aming Santo Papa, ang mamamayang Pilipino. Ang aming bansa, itinatas namin sa iyo, dakilang Diyos. Marami pong salamat. O Diyos, salamat po. O Diyos, salamat po sa kabutihan, sa kabutihan mo, at sa tagumpay na aking natamo, at sa na aking natamo sa lahat ng araw, at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. And may our God who give us peace make us holy in every way and keep our whole being, spirit, soul, and our body free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi ho at pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you, Papa Rami de los Reyes. God bless us all. God bless us all. Good night. God bless everybody. Kung ating babasa ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin.